Okay, kaya lang, huwag kayong kakain na mabigat. Yes. Kasi kapag kinaan nyo, may tulog na kayo. Yes! Tapos sinunay nyo kayo, dapat kapatid ng kunti-kunti lang. Yes! Para hindi ilihi agad. Marinaw! Yes! Inilagay, inilagay ka ng Diyos dyan bilang sangkap. Ikaw yung ulo. Alam nyo po ba? Anong problema? Makinig mabuti kasi may oras tayo. Yes! Okay. Kasi excited na po ako din sa dalawang magtutulo. Kasi ako po, kahit ako yung founder, ako po yung nagbibinig kahit sino po at tumayo, ako po yung nagbibinig. Kasi mayroon po akong kaalaman na nakakuha sa bawat magtutulo. Okay. Ito po ha, ikaw ay inilagay ng Diyos dyan. Tama. Bilang ulo. Tama. Alam niyo po, nung hindi ko po ito nauunawaan, may reklamo din ako. Sabi ko, bakit ganun? Laki na lang ako. Kailangan unawain ko to. Bakit ganun? Hindi, ang taga-taga nila maging katulad ko. No? Alam niyo, ikaw, ako. Ako po, bakit ako? Ako po ang nilagay ng Diyos bilang ulo ng silay. Sabihin nun. No. Ibig sabihin, ako ang nilagay ng Diyos dito kasi ako yung may kakayahan. Correct! Ayan. Sabi nga ni Ma'am Sherry Guzman Vergara, sabi po ni Ma'am Sherry, bakit ang nilagay na ulo or pinuno founder ng champion, yun po yung lola natin, ha? Yes, yes. Ma'am Doyi, tapos champion. Yes. Ayan. Bakit ang nilagay ay si Ma'am Nancy Bundok? Bakit hindi si Ma'am Shea? Bakit hindi si Sir Arne? Bakit si Ma'am Nancy? Ang nilagay na pinuno ng buong champion. Yes. Alam niyo kung bakit, sabi ni Ma'am Shea? Kasi nakita ng Diyos, siya yung karapat-dapat. Alam mo? Kasi siya kasi yung karapat-dapat doon. Kasi kilala ng Diyos ang bawat buti ng tao. Yes. Malinaw? Yes. Sabi ni Ma'am Shea, kasi hindi siya ang karapat-dapat. Kasi siya, dati patulan. Pumapatol. Si Ma'am Nancy, talaga po napakahamaro na pasensya. Kaya siya nilagay doon. Pero anong buhay ni Ma'am Nancy ngayon? 2.1 million na kumar! Oh. So, siya ang nilagay doon kasi siya ang karapat-dapat at walang magagawa tayong lahat. Si Ma'am Shea, si Sir Arnie, no, si Sir Francis, si Sir Aris, yan yung mga leader sa ilalim, wala silang magagawa, wala tayong magagawa kung hindi sumunod kay Ma'am Nancy. Bakit? Kasi siya nga nilagay na umaga o ulo o utak. Yes. Naunawaan niyo? Yes! Eh, bakit ako nilagay sa silay? Maaari kasi ako din ang karapat-dapat at ako. Baka po kasi ako yung nakitaan ng Diyos na karapat-dapat. Ano na? Baka kasi pag si-apply na rin ang nilagay, na, baka babae dito, babae doon. Bakit hindi siya plan jimter? Eh naku. And baka itong mga to, hindi pa mayaman, may tumitingin na sa next, lalo na pagyan yung umaman. Ako yung utak, ako yung ulo.
basahin mo mabuti to. Mag-analyze ka, yung, ikaw naman may utak din. Sipin mo lang, hindi ako sumusunod sa apply ko. No? Bakit si apply na apply nilagay sa Martha Light? Yes. Kahit mas magaling ka sa kanya, ay mas magwapo ka pa sa kanya, wala kang choice kung hindi sumunod sa kanya. Yes. Bakit si apply na apply nilagay sa prideful head na ulo, na utak? Wala kayong magagawa. Yes. Ang Diyos ang naglagay dyan. Yes. Nagtiwala ang Diyos sa'yo. Ano mang grupo ka. Ha? Inilagay ka ng Diyos dyan. Kasi naniniwala ang Diyos. Pwede kanyang gamitin para makatuwang ka sa maraming tao. Naunawaan nyo, kapag naunawaan nyo ang Diyos, alam mo, wala tayo magiging problema. Hindi ka mahihirapan magpasali. Hindi ka mahihirapan magpalaki ng grupo. Kasi sasamahan ka ng Diyos eh. Yeah! Ang problema sa'yo, ayaw mong sumunod sa mga tinuturo sa'yo paulit-ulit. Yeah! Hindi mo ba alam? Paa ka! Tama. Hindi ka utak, hindi ikaw ang apply. Sa'yo. Kaya kung bawat isa sa atin, nauunawaan natin na ang Diyos ang naglagay sa atin dito, hindi mo gagawin yan. Yeah! Hindi mo magaling lago. Hindi mo iiwan ang mga tao kung mahal sa sa'yo. Malinaw ba? Yes! Nauunawaan! Yes! Ang linaw, nagtiwala ang Diyos sa'yo. Tapos ikaw, pinababayaan mo yung mga taong binigay ng Diyos sa'yo, lago ka. Alam na alam ko naman, di ako yayaman dito. Magigising ka pala, hindi ka pa nakatayo sa kama, bangungot ka. Alam mo gagawin mo, habang nasa kama pala. Alam ko naman. Ikaano lang yung kikitain ko, di ba? Hindi ka pa nakatayo, nakigaan mo, bangungot, pinapangungot ka na. By the plus, by the plus, by the plus ang nasa utak mo. Sino ba mga gustong magtrabaho? Meron ba? Sino ang gustong bumalik sa kanya mga negosyo? Sino? Wala! Wala! Pala pa bawat isa! Sabi ko sa inyo eh, lahat na nandito ngayon sa leadership, yan ang yayaman! Oh, nakaproud! May kain sa isang Pilipino! Leader ka? Yes! Leader ka na? Yes! Eh, ba't wala ka-check eh?
kanilang bolero. Sasabihin sa'yo, ang lupit mo, Ab! Kahit alam naman, alam niyang nagsalita. Ang ganda mo, ang gwapo mo, kahit hindi. Biruin mo, ha? Kapag ang apply mo, eto bolero, Ab, kumusta ka naman? Lupit mo talaga, Ab? Walang cheque, ang lupit! Accumulation na 6 na box sa linggo, lupit mo daw eh. Yun, tuloy, ayaw na magbago. Bakit? Ang apply, bolero, bolera. Oh, ano naman yung tahimik? Nakaw! Meron din dito, tahimik. Hindi makapag-motivate ng medyo may diin, may sakit sa leader. Bakit? Takot magtampo. Humahata, wala benta. Ha? Tapos chismis ng chismis. Tapos hindi nagsisimba. Sabi nung apply niyang tahimik, up yung akin, mga leader, ano eh, di up sumusunod eh. Uy, ano sabi mo up sa kanya? Eh, wala lang up. Eh, baka kasi up magtampo. Eh, mga wala po siya sa up sa akin. Yan. Diretso. Masakit magsalita. Pero hindi ako yung masakit. Yung salita ang masakit. Diretso. Kasi yun ang katotohanan. At ang katotohanan ay masakit. Sabihan ka ba naman, tanghaling gumising. Nagpasari, pinangako ang langit at lupa. Tapos magpapahinga ka. Masakit hindi! Sino masakit? Ako yung salita! Buti alam mo. Leadership, kapangyarihan magpasunod. Bakit kailangan aralin ang leadership? Kasi ang leadership, ang tamang pinuno, ang mabuting pinuno, may kakayahan magpasunod. Malinaw! Ang magaling na leader, hindi nagsasabi kung ano gagawin mo. Bagus, pinapakita niya paano ito gawin upang matutunan mo. Yes! May kakayahan kang pasunod. Yes! Tingnan mo yung mga itik. Mabuti pa yung bibi. Marunong magpasunod ng kanyang mga kakampi. Yung bibi pag pumunta sa kanan, lahat pumunta sa kanan. Yes! Ikaw, tao ka, bakit hindi mo kayang pasunodin ang mga tao mo? Yes! Alam mo kung bakit? May problema ka sa leadership mo, sa ugali mo. Malinaw! Ayusin mo yan, bebe. Makinig kang mabuti dito, didiretso natin. Mamaya mauunawaan mo. Bakit hindi mo mapasunod ang mga leader mo? Bakit kalaban mo ang mga leader mo? Bakit ka iniiwan? Who is a leader? Sino ba ang leader? Ha? Bago ka mag-success, ano ibig sabihin ng success? Tagumpay sa Tagalog. Bago ka magtagumpay, ano daw ang S? Sakripisyo. Malinaw? Yes! Ha? Yung S, sacrifice, sakripisyo. Yes! Bago ka daw magtagumpay, ikaw na pinuno, ikaw na apply, ikaw muna ang gagawa ang magsasakripisyo. Okay, pakita ko sa inyo ha. S, sakripisyo. Mula sa umpisa pala, kailangan mo nang magsakripisyo kung gusto mong magtagumpay. Yes! Kung leader ka. Malinaw? Yes! Mula umpisa hanggang sa dulo, sakripisyo. Yes! Nagkaunawaan ba tayo? Yes! Ibig sabihin, leader ako. Yes! Leader kami kasi mula nung ako'y bago,
Hindi po muna ako magte-training ngayon kasi sa main office po yan ang mahal ng pamasahe. Hindi pwede ganun ang leader. Papahinga po muna ako. Hindi ganun ang leader. Pag sinabing sakripisyo, pag sinabing committed ka, committed. No excuses. Pa dito nung nakaraan. Makinig ka mabuti. Lahat ng gagawin mong dahilan, naging dahilan na namin huwag mo nang gawin. Malinaw. Kaya nga sinasabi ng mentor eh, kung leader ka, no excuses. Kapag leader ka na, no excuses. Eh nagdadahilan ka pa, ibig sabihin, hindi ka pa leader. Hindi pwede ngayon ang sipag mag-training. Sa susunod na linggo, absent. Hindi pwede ngayon isang linggo, dalawang linggo ang sipag humataw. Nagka-cheque, pay-in, tapos magpapahinga sa susunod na linggo. Malinaw na malinaw po ang ibig sabihin ng success. Sinong gagawa ng sakripisyo pag pupursige at committed? Sinong gagawa? You! Ano ako? Tayo! You! Ikaw! Yeah! Okay. O, eto. Tanggalin mo yung E. E. Bakit tatanggalin yung E? Kasi di ba hindi ka naman prosigido? Di ba? May sarasin pag mumalimit hindi. Di tanggalin natin ang E. Success pa ba yan? Yeah! Malinaw! Yeah! E, tanggalin natin yung sakripisyo sa umpisa. Bago pa lang, ayaw mo na magsakripisyo. Tagal na rin ang S. Ano ibig sabihin nun? Uses. Uses. Ano ibig sabihin nun? Unguin ka raw. Sa huli. Di ba nakabuo ka na ng grupo? Di ba meron ka ng ilang pirasong leader sa ANB mo? Nagtuloy ba yun? Nagtagumpay ka ba? Tagal mo, anong basa? Saksi. Saksi na yun ba? Ay, Tagalog pala yun. S-A-K-S-I. Ano? Yung saksi, no? Saksi. So, ito iba. Tagumpay ba yung meaning yan? Yes! So, alam mo na ngayon. Kung bakit hanggang ngayon, naghihirap ka pa rin! Isa lang ang tanggalin mo dyan, letra! Hindi ka naman magtatagumpay dito! Ang linaw naman eh, sino gagawa? Ikaw! Ikaw muna ang magsasakripisyo! Ikaw! Hindi yung apply mo! Ikaw! Hindi yung leader mo! Ikaw! Para yumaman ka. Sige na, ah. Pwede pa yun? Makikiusap ako sa'yo para yumaman ka. Diyos ko lang, ba't gano'n ang mga tao? Ang labo. Malabo na itsura. Malabo pa umintindi. Sa akin po, walang kumini. Walang nag-one-on-one mentoring. Mali. Lalapit po ako doon sa mga tao kasama ko kanina pinakilala ko sa inyo. Lalapit po ako sa kanila, mag-chat-chat para lang po humingi ng kaalaman. Pero ikaw, araw-araw ka na namin kausap.
kayo. Huwag mag-away. Magsuportahan kayo. Tatlong taon na yun pa rin ang problema. Nalalambot ako sa inyo. Ha, leader, ha, leader lang ang yayaman. Yes! Ha, sacrifice is the key to success. Yes! Ano sa sakripisyo mo? Yung mga bisyo mo. Yes! Hindi namin nakikita, pero nakikita ng Diyos. Yes! Alam mo, the more na hindi nyo sinusunod yung success, hindi nyo sinusunod ang ibig sabihin yan, yung iniuutos dyan, yung tinuturo ng salitang success, ha, the more na hindi nyo ginagawa, the more na pinahihirapan nyo ang sarili nyo. Yeah! Eh, bakit hindi kayo mahihirapan? Hahataw kayo, hataw training, maghapon sa initan, sa ulanan, hindi naman binigyan. Bakit hindi bibigay? Kasi nga, hindi nyo sinusunod yung turo. Isasakripisyo mo, alin? Ha? Kapag nag-design ka magtakumpay sa buhay na ito, hanggang sa buhay na darating, marami ka nang isasakripisyo sa sarili mo. Kahit sarili mong kaaliwan sa sanlibutan na to, sarili mong kaligayahan, isasakripisyo mo. Anong ibig sabihin sa sakripisyo? Kakalimutan mo muna yan! Piruin mo, isang taon na, dalawang taon, tatlong taon, binigyan ng Diyos ng leader. Aba, inuna ang tibok ng puso. Yeah. Kapag tumibok ang puso. Hindi mo pa naunawaan. Isasakripisyo nga lahat eh. Yeah. Ano nangyari ngayon? Buntes! Pagkatapos mabuntes, ano nangyari sa grupo? Nangyayari hindi? Yes! Very good. Buti naman alam nyo. Yes! Ha? Ano pa? Ano pa sa sakripisyo mo? Yung magandang babae, huwag mo munang tingnan yan. Yes! Maglagay ka ng tapa-oo, parang kabayo, diretso lang ang lakad. Simple ang linaw. Hinuhubog.
ang ibig sabihin, hindi ka leader. Nagkataon lang na ikaw yung naunang dumating. Yes! Kaya, kaya tingnan mo, ang dami po dito na yung apply nila wala. Tama! Na wala. Yes! Ibig sabihin, by chance lang, nauna siya, pero hindi talaga siya leader. Yes! Okay? Ang leader, ikaw. Ma, tinanggap mo, niyakap mo yung tawag sa'yo. Kusa. Nasa puso mo yung ginagawa mo. Yes! Yan ang leader. Correct. Yes! Walang leader na pera nakatingin. Yes! Wala pong ganun. Malinaw, nagkaunawaan po ba tayo? Yes! Ang leader ay kalakasan, modelo, namumuna at nagsisimula ng tama. Yes! Hindi nagsisimula ng chismisan. Yes! Ay, alam mo ah, si Abel, alam mo ba? Naku! Kanina, sinabihan na naman ako ng, kinuwentuhan na naman ako ng negative. Yes! Talaga ano kayo sa'yo, ganun-ganun. Ang talaga, ipinasa naman doon sa isa! Ha? Ha? Hindi nagsisimula ng pagiging chismosa. Tama! Dapat kalakasan ka, malinaw. Yes! Kalakasan! Tingnan mo nga yung katabi mo kung kalakasan mo yan! Yes! Tingnan mo yung tsura niya. Sa mga leader mo. Wala kasi nakikita para sundin ka. Yeah! Ano? Yung journey ni Aplan, galing-galing magsalita niyo si Aplan. Oh, bakit ba? Galing-galing magsalita, magturo. Siya din naman, walang cheque. Ano? Bakit mo apply? Aplan, bakit mo alam na walang cheque yung apply mo? Siyempre, papangga kaya kami. Aroy. Alam niyo na kung bakit hindi niyo makasunod ang mga tao niyo? Yes! Alam niyo na? Yes! Subukan mo sampalin mo yan ang bahay. Bahay ngayon, tako na to. Sa susunod, brand new car. Sa susunod, sampalin mo yan ang chili. Susunod, hindi. Hindi. Ako naman ang mga rin, huwag niyo na akong lukuhin. Ako nga na ang laki-laki na resulta ko, hindi kayo lahat sumusunod! Ang leader ay binubuo ng tatlong salita, tiwala, respeto, at malasakit. Paano maniniwala sa'yo ang leader mo? Eh, hindi ka nga kalakasan, hindi ka modelo kasi wala kang pay-in. Yeah! Ah. Sabi ko sa inyo eh, marami po ditong tatamaan kapag inaral mo ang leadership. Yeah! Marami din naman ang yayaman! Marami ang lalaki ang cheque kapag natutunan mo at sinunod mo ang leadership. Ang tiwala, kapag walang tiwala sa'yo ang tao mo, ang kausap mo, tinan mo hindi mo mapasalin. Alam mo, ilang kababalik mo na? Bakit isang linggo, dalawang linggo, ilang buwan ka lang ang grupo mo walang production? Walang pay. Walang cheque. Ba't hindi ka mag-analyze? Tingnan mo unang-una yung sarili mo. Katiwan-tiwala ka ba? May kotse ka! Mukhang naghihirap ka. Sinong sasama sa'yo? Hanggang hindi mo nagagawa bilang leader, wala sa'yo ang katanginan to, hindi mo nagagawa. Imposible na ang tiwala ay makukuha mo. Malinaw, kapag walang tiwala sa'yo, ang tao mo, ang kausap mo, magkakaroon tayo ng respeto sa'yo? Walang respeto yan, kaya hindi sasama yan, hindi maniniwala sa'yo. Eh yung leader mo, walang tiwala sa'yo, bakit? Kasi hindi ka naman kalakasan.
kinabukasan. Yes. Pero may tuwing na mo problema ka, kinukwento mo sa leader mo? Yes. Tuwing na hihinga ka, kinukwento mo sa leader mo? Yes. Hindi ka leader, leader-lideran. Yes. Kaya lahat ng leader-lideran, ayaw magbago, araw ka na lang. Yes. Mawawala ka na dito. Yes. Promise. Yes. Kaya magbago ka. Magbago ka na. Malinaw! Pero ngayon mo, nagtitraining. Ah, yung mga nagtitraining, ha, sa mga kanya, sa kanya-kanyang coordinating center, ha? Yes! Laging nasa likod. Yeah. Tayo ng tayo, tapos sa likod, kwentuhan ng kwentuhan. Yeah. Kita ng mga leader. Yeah. Kapag ikaw nagsalita sa leader mo, alam mo sabi ng leader mo? Kapag naman ko, hindi ka man nagtitraining. Ayun! Sarili mo. Yes. Malina, gusto mo magkaroon ng tiwala sa iyong tao mo? Yes. Gusto mo magkaroon ng respeto? Yes. Tingnan mo ikaw. Ibinigay mo na yung best mo. Naku, todo. Naku, todo. Suporta. AMP, support. Sama sa bundok. Tawid na tatlong ilog. Na problema lang, pinanghinalang ng konti. Iniwan ka, alam mo bakit? Walang tiwala, respeto. Walang malasakit sa iyo. Kapag walang tiwala, yan lalabas, hindi yan uusbong. Kapag walang malasakit, kaya-kaya ang iwanan. Tama, mali. Tama. Tingnan mo, wala kang malasakit sa pamilya mo. Tingnan mo, ang bilis mong umayaw sa bayla. Ayan! Di ba, pamilya? Wala kang awa. Wala kang totoong pagmamahal sa pamilya mo. Plastika. Yeah. Kami nga single, batang-bata. Mariel. Yeah. Pero, tinan mo, hindi kami nagkukulang sobra-sobra pa. Yeah. Eh, bakit ikaw? Ang dami mo ng batang bubuhayin. Bakit nahihirapan ka lang? Ah, ayaw ka na. Yeah. Walang awa. Makasabihin eh. Yes. Malinaw. Yes. Learning. Yes. Magpapago. Leader, magaling ka tagasunod, malinaw? Yes! Imposibleng susunod sa iyo ang leader mo na ikaw ay hindi magaling sumunod sa apply mo. Malinaw! Yes! Napakasimple, baka mamaya palakpak kayo ng palakpak tapos pag uwi, ano ba sabi kanina? Ano nga daw ang leader? Ah, pwede daw mag-absent pag may sakit. Walang ganon! Imposible na magaling kang magpasunod kung hindi mo naranasan ang sumunod. Tama ba, mali? Tama! Ah, eh, bakit dito ang daming hindi magaling sumunod? Tama! Yan. Yan, tama. Makasarili. Walang awa sa pamilya. Puro init ng katawan. Hindi iniisip ang bata. Magaling-galing ay magandang pag-uugali. Ayan. Maganda mong pag-uugali yung hindi mo nabibigay ang ganda pangangailangan ng pamilya mo. Ayan. Yes. Maganda bang pag-uugali ng isang leader yan? Yes. Maganda ba? Yes. Nung wala ka pa sa First Vita Plus, hindi mo pa inaaral ang leadership, nauunawaan ka namin. Pero ngayon, 6 na buwan ka na. 1 taon ka na. 2 taon ka na. Hindi mo pa rin nauunawaan leadership. Naghihirap pa rin ang pamilya mo. Hindi ka pa rin kumikita. Makasarili ka. Malinaw. Yes. Hindi ikaw yan. Yung katabi mo yan. Sabi ng dalawa. Ay, parehas tayo? Oo. Parehas talaga kayo. Kayo yun. Wala nang iba.
Diyos, mauunawaan nyo ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo nahihirapan eh. Magaling kayong sumunod. Magaling din sumunod ang leader nyo. Ang bilis lolo po ng grupo ng bayan. Ang problema kasi, kayo lagi masunurin sa upline. Iyan ang mabuting leader. Ano sabi? Ugaling masunurin sa upline. Kinamo, hindi kasi sila yun. Dalawa, tatlo, apat, lima, upo! Bakit ang hirap sa inyong sumunod? Malinaw? Yes! Tandaan niyo ito ha, gumagawa ng action kahit hindi nakatingin si Apply. Yes! Mapagpakumbaba! Mapagpakumbaba. Naku, dami dito mataas ang tingin sa sarili. Ha, ano pa? Hanggang mag-sakripisyo. Yes! Mapagpakumbaba, nautusan lang ng apply. Bakit si apply lagi nila ako inutusan? Bakit wala nang iba? Ako na lang lagi pinagluto. Para nagre-reklamo yata si Mat. Ah. Ha, mapagpakumbaba, hayaan mo ang Diyos ng bahala sa iyo. Yes! Sakripisyo! Handang mag-aral! O, sige, ang magaling na leader. So, alam niyo na kung bakit hindi pa kayo dumadami ngayon? Yes! Alam niyo na kung bakit mahirap ka pa rin ngayon? Yes! Ayaw mo magbago? Stop! Mahala ka! Nakadepende ang leadership mo sa pag-ugali! Yes! Pag-ugali! Napakalawak! Yes! Yung pagpalakpak mo, ibig sabihin, ang training, lahat dito gagawin mo. Yes. Para paglabas, ipakikita mo yun naman sa mga taong sasama sa'yo. Yes. Eh ano ka dito, hindi ka pumapalakpak. Naku, sa labas, dami hindi ka pumapalakpak. Hindi ka marunong mag yes. Yes. Ang leader mo, ang tiri mo, pag ikaw nakabuo ng grupo, syempre ikaw yung mamumuno. Yes. Eh hindi ka pumapalakpak, hindi ka rin nag-yes. Yes. Sabi ng leader mo, ah, ganun pala, hindi pumapalakpak. Lamay? Malinaw! Yes! Pangungali, nakadepende. Sino ka? Sino ako? Tingnan niyo po, sino ako? Sino ako? Ako, sabi ko, sino ako? Hindi ka. Tingnan mo, sino si Christian Rubio? Gusto niyo ako makilala? Yes! Gusto niyo makilala? Yes! Tingnan mo ang slide yung resulta ko. Yes! Yes! Makikita yan sa grupo mo. Yes! Oh, makikita. Pagpunta mo dito ng grupo mo sa office, kilala yan. Pagpunta mo sa isang lugar, kilala yan. Ay, leader to ni Apply Jasmine Antonio. Yes! Bakit? Kasi yung pagkatao mo, yung action mo, nakikita yan sa grupo mo. Halimbawa, halimbawa, si Mangoter, palagi ka na si Mangon. Yung grupo mo, ganun-ganun, kopya-kopya. Ganito yan. Ba't mo naman alam ang plan? Tinan mo nung lugulo, parang lang yung mga pisa. Ito ko yan. Ito yan. Tanganin mo kayo. Kayo ba pag pumupunta sa isang lugar, nakikilala kayo na C-Light kayo? Yes! Yes. O, diba? Yes! Pag sinabing C-Light, ano sabi nila? Sino? By the best. Yes, Rubio. Yes, Rubio. Alam ko maganda, malubig pala. Kasunod sa dugtungan niyo, ha? Yes! Sabihin niyo, ay, ang apply po namin. Silay, maganda. Yes! Mr. Rubio, maganda. Dapat ganun, ha? Para magtalo tayo lumaki.
Wala, mababaw yung dahilan mo, mababaw din yung leaders mo. Tignan niyo po ako. Ang dami nakakopya sa akin, ang dami niyo. Pero sabi ko sa inyo, apply lang tingin nyo. Huwag nyo muna pasok. Di ba kailan ako? Tandaan nyo, kapag leader ka, hindi pwede apply, ilan payin mo? Bakit ka dalawa? Ano bang ginagawa nyo? Hindi ganun. Malinaw? Ugali, malawak, sino ka? Yan ang leadership mo. Ha? Sino ka? Tanghaling gumising? Yan ang nabaling ang leadership mo. Sino ka? Walang malasakit sa pinasari. Tingnan mo yung mga leader mo. Wala din. Tama. Tanghaling gumising. Babaero, presyoso. Chismosa. Tampuhin. Ano pa yung ugali mo? Sanay na walang cheque. Sanay na walang pain. Yan ang ugali mo. Huwag mong hintayin marinig mo yun sa leader mo. Bakit? Kahit bago dumadami eh. Ibang hindi ka ang tagal mo, hindi nadami. May problema sa ugali mo, Bebe. May problema sa leadership mo. Ama. Ama. Malinaw? Yes! Anong ugali mo? Tingnan niyo po yung ating doctor dumadami. Yes! Wala rin ang doctor ng doctor, Katie. Pagpapasinan, meron din ba? Yes! Oo, meron din. Oo. Diba? Baka kailangan nyo, lumipad din kayo ng Bisaya para magkaroon kayo pay-in. Yes! Ha? Ugali, malawa. Oo, nakita ng leader mo, ugali mo, magpapahinga malimit. Oo, pahinga din sila. Totoo yun. Tignan mo ha, anong ugali mo? Tampuhin. Hindi ka magaling sumunod sa appliance na nagtuturo sa'yo, matik, hindi rin yan susunod sa'yo. Bakit? Yun kasi yung paniniwala ko. Kung anong ugali mo, yan ang paniniwala mo. Naniniwala ka na kahit hindi mo baguhin ang sarili mo, yayaman ka dito. Impossible thing. Impossible. Naniniwala ka na kahit hindi ka maglabas ng kotse, dadami ka. No way! Wala pang nangyari noong history. Wala pa po sa history nangyari na hindi naglabas ng kotse, lumaki ang grupo. No, wala pa. Kasanayan mo na yan, ha? Sanay na sanay ka na sa ugali mo. Ano mo, gawain mo na yan, action mo na yan. Ano yung kinasanayan mo? Tingnan mo. Sanay na sanay ka na pag tinuturuan ka, lampasok dito, lampas doon. Sanay na sanay ka. Malinaw? Yes! Sanay na sanay ka, nung bago ka, pag nanghihina ka, mo-motivate ka. Anim na buwan, nanghina ka na naman, minotivate ka na naman, pinalakas ka na naman ang upline mo. Isang taon, ang problema ka na naman, pinalakas ka na naman ang upline mo. No? Ugali mo, alam mo, sanay na sanay ka na na lagi na may tatayo ng upline mo. Dalawang taon ka na, palagi ka pa rin may tatayo ng upline mo. Alam mo, sanay na kayo.
kaya hindi ka nagbabago. Kaya pagdating ng apat na taon, ha, hindi ka na itatayo ng apply mo, kaya malulubog ka na sa kahirapan. Ibabawol ka na! Bakit? So ngayon apply mo, hinintay ka pa umabot sa apat na taon. Dapat isang taon pa lang, matibay na yan. Hindi mo na binibaby ang leader mo, hindi yan sanggol. Malinaw! Yes! Ha? Sayang yung oras at panahon na binibigay mo sa mga ganyang klaseng leader. Tama. Hindi sila leader, leader, leaderan. Tama. Malinaw! Yes! Ang leader, makinigit ka mo dapat yan. Bago pa lang. Yes! Nagbibigay ng oras. Saan? Sa negosyo niya? Tama. Ano pa? May pagpupursige. Tama. Kahit hindi mo sabihan, alam niya yung gagawin niya, negosyo niya, aaralan niya lang dito pa. Yes. Yan ang leader. Ano pa? Makikilala mo ang leader nagbibigay ng pera. Tama. Okay ng pera. Nagbibigay ng pera, ibig sabihin, gumagasto sa negosyo niya. Hina, palakasin mo. Apat na buwan, sige. Anim na buwan hanggang isang taon. Pero, pag lumampas ng isang taon at lagi mong imomotivate, itatayo, huwag na. Sabihin mo sa kanya, ah, kung ayaw mo, kung hindi mo kayang baguhin ang sarili mo, ah, huminto ka na. Sana ka naras na bibigay sila. Dito lang sa akin. Ano na? Baka maawa ang Diyos sa'yo baguhin kayo niya. Kung ang miyembro mo ng iyong team, sampo, tapos isang linggo wala kang pay, kundi isa, nakakaawa ka. Ang tawag sa'yo, seminarista. Seminarista. Baguhin niyo. Malinaw? Ang problema mo, leadership. Leadership, yung ugali mo ang problema. Walang problema sa company ng Crush by the Plus. Walang kulang sa turo. Walang problema sa leader mo. Ang problema iisa, ikaw. Kababa ang loob. Kababa ang loob ang pinakamatibay na paraan para maabot ang pinakamataas na success sa buhay ng tao. Kumusta ang sarili mo? Tandaan po natin, ang gusto ng Diyos, maging mababa ang loob ng bawat tao. Yes! Nagkaunawaan. Yes! Tingnan mo, bakit ako nilagay dito? Bakit may doktor? Bakit may nurse? Bakit may teacher? Bakit may engineer? Yes! Sa ilalim ko, bakit? Bakit akong high school ang nilagay? Bakit akong magkakayas? Kasi ang gusto ng Diyos, maging mababa ang loob nyo. Kasi kung magiging mababa ang loob nyo, mas magaling kayo sa akin, mas matalino kayo sa akin, pero kung magbababa kayo, kaya niyong makinig at sumunod sa akin, yayaman kayo. Yes! Malinaw! Yes! Makinig at sumunod na ako sa grade 6 eh. Tama. Naunawaan? Yes! Tingnan niyo. Ha, patunayan ko sa inyo yung sinasabi ko. Si Teacher Maria, teacher. Pero nagpakababa, nagpaalila, sumunod ang nakinig sa akin. Anong buhay niya ngayon? Ikaw! Bakit hanggang ngayon hindi ka lumago? Bakit? Hindi ka pa rin top network builder hanggang ngayon. Bakit? Hindi mo kasi kayang magpasakop sa akin. Yeah! Kung mababa ang loob mo, dapat pag ikaw pinanghihinaan, hindi mo kinukwento sa leader mo. Dapat hinihila mo siya pataas. Dapat minomotivate mo siya, hindi mo siya pinanghihina. Nasa lang ka baba ka ng loob mo. Bakit pinapatay mo yung leader mo? Yung close line mo, pinapatay mo, kinukwentuhan mo na kung ano-ano yung negative. Nasa lang ka baba ka ng loob mo? Sa palagay mo, payayamanin ka ng Diyos. No way. Kahalagahan ng leadership, ito. Yan ang kahalagahan ng leadership. Yes.
Kailangan mag-inspire ka, mag-inganyo ka ng mga tao. Yes. Ginagamit tayo ng Diyos para turungan natin ang kanyang mga anak na mangarap. Yes. Mapahuli ng buhay. Yes. E paano mo magagawa ang obligasyon mong pinigay ng Diyos sa'yo? Obligasyon mo mag-inspire. Yes. Paano mo magagawa kung hindi ka kumikita? Yes. Nauunawaan niyo ba yan? Yes. Napakasimple. Ano kailangan mong gawin para yumaman ka? Mag-inspire. Yes. Malinaw. Yes. Sino makakagawa nun? Leader lang. Yes. Maraming estilo ang leadership. Maraming iba-ibang klase ng leadership. Maraming. Okay? Kapag naunawaan mo kung paano sila gamitin sa kausap mo, yayaman ka nito. Yes. Marinaw! Yes. Halimbawa, ano? Halimbawa, autocratic style. Boss style yan. Apps. No? Alam mo, ganito lang yan. I say you do. I say you do. Wala kang sasabi ko din. Yes, a plan. Yes, a plan. Yes, a plan. Kanina mo ba gamitin ang autocratic? Boss style. Kanina mo magagamitin? Sa mga bago. Yes. Sa mga wala pang alam. Malinaw! Yes! Wala, hindi ka pa nakarating. Wala kang gagawin kundi yes, apply! Yes! Bakit hindi ka na sumusunod sa akin? Bakit hindi mo na magawang mag-yes, apply sa akin? Dahil ba may kotse ka na, may leader ka na, A and B? Bakit? Top network builder ka na ba? Nakarating ka na ba? Kung hindi pa, ibig sabihin, gamitin mo itong mag-yes apply. Yeah. Kaya nahihirapan ang marami eh. Akala mo may kotse ka na, mayroon ka ng cheque. Akala mo nakarating ka na? Ha? Kaya kahit tinuturo ng mentor, hindi ka na nakikinig? Yan ang problema ng maraming bumagsak dito sa negosyo natin. Kami po kahit top network people na kailangan pa po namin makinig at sumunod sa mentor. Yes! Kasi hindi pa po ito yung finish line. Tama! Nag-uumpisa pa lang tayo, top 8 pa lang tayo. Yes! Nag-uumpisa lang ang silay. Bakit? Hindi pa kayo top network people? Kailangan natin maging top network people tayo ngayon. Ibig sabihin na democratic, binibigyan mo ng kalayaan ang mga haligi mo, ang kausap mo. Binibigyan mo ng kalayaan na magbigay ng opinion para sa gaganda ng grupo. Ang dami na kamali dito. Kaya hindi mo away-away kayo. Biruin mo, parang boss, ayaw mo lang pakinggan ang suggestion. Ano ka, boss? Walang boss dito, ha? Ang leader ay impluensya. Ikaw ang sentro sa kabutihan, hindi sa kalokohan. Saan nagsimula leadership? Nagsisimula sa Diyos at sa sarili. Malinaw ba? Ano ang tunay na leadership? Masama o mabuti? Mabuti! Sapagkat ang Diyos ang tunay na leader. Kaya ang leadership ay mabuti. Malinaw! Napanggapan mo sa modelo ng leadership. Kaya kung tinatanggap mo na leader ka, tapos puro kakalokohan, hanggang ngayon, ilalagay mo sa kahihiyan ang leadership ng Diyos. Yeah. Leader ako! Tapos walang cheque. Anong ibig sabihin? Nagkukulang ba ang Diyos? Mahirap ba ang Diyos?
ang Diyos ang may-ari ng lahat ng kayamanan sa mundo. Ang Diyos ang magbibigay ng pangangailangan ng tao. Bakit hindi ka binibigyan? Bakit? Tamad kasi. Ayaw kasing sumunod sa nagtuturo. Mas magaling pa sa nagtuturo. Susundin mo na yung gusto niya pag nagkamali, saka susunod sa tinuro ng mentor. Embot sa imo. Sasabi ko sa akin, embot ko. Nagbibigay ba ng pera ang leader? O nagbibigay ng karunungan at kaalaman? Yes! Ah, parehas! Yes! Ito po yung problema ng sa ating negosyo. Ha? Kailangan mo yun ang gayahin. Bakit ang dami mong bumabagsak? Ando na, milyonaryo na, top network builder na. Kasi nga po, nagkaroon ng konting alam, ng konting galing. Alam nyo, hindi na po nakikinig. Huwag nyo tuloy nyo. Masarap mo magtagumpay. Ang sarap ng buhay. Ang sarap ng buhay sa First by Paklas. Yung humingi na kami, muling ko 100,000 makikit. Ang sarap! Kaya lang hindi nyo kikitain yan. Tinamuhan nga ngayon, hirap na hirap kayo. Ano mo, bakit? Wala pa nga kayo pinikita kung di kartinting. Ayaw nyo lang makinig at sumunod. Sa palagay mo, bibigyan ka ng Diyos ng mga tao mo? No! Bakit? Itong anak kong to, di na marunong makinig doon sa tinayo kong utak ng silay. Akong naglagay ng utak doon. Tapos ayaw sumunod. Galamay lang naman siya. Nilagay ko siya bilang pagkamay. Ayaw sumunod. Hindi ko bibigay ang agi na niyan. Yes! Hanggat hindi nang babago. Yes! Ayaw mo maniwala, diwa. Bahala ka, wag ka magbago. Tama, mali? Tama! Totoo yun. Kaya anong gagawin para magbago ka? Manilangin ka sa Diyos. Isumo mo yung sarili mo sa Diyos. Lord, tulungan mo naman akong magbago. Naunawaan? Yes! Yun po yung ginawa ko. Tuwi akong sisimbay sa lang panalangin ko, tulungan mo po akong baguhin yung ugali ko. At kapag tayo sa puso mo ang hinihingi mo, ang panalangin mo, hindi po isang araw, binibigyan ka na niya ng wisdom. Yes! Ang wisdom, hindi po yan binibigay sa taong hindi karapat-dapat. Yes! Malinaw? Yes! Kaya kung hindi ka pa nakakakaroon ng magagandang idea para sa grupo mo, ibig sabihin, sarado pa yan. Ayaw ka pang buksan. Bakit? Delikado ka pang umaman. Ha? Bago ibigay ng Diyos ang pera, kasaganaan, buhay, kalakasan, karunungan at kaalaman, sumunod at itunod mo ang aksyon, makukuha mo ang gusto mo. Malinaw! Sa pagyaman, wala kang pagpipilian. Puro hirap, walang madali. Pero hindi ka pwedeng umatras. Ngunit, kailangan mong pumili. Yeah! Nandito ka ba, swerte mo. Alam mo ba, ang dami pang tao nagtatapos ng ilang kurso? Kasi gusto mo umasenso. Umasenso ba sila? Yeah! Ano ginagin ang gastos nila? Yeah! Samantala ko ng grades. High school lang ako, magkakayas. Ang nagastos ng inay ko, konti-konti. Diba? Pero nag-decide kasi akong maging successful. Nag-decision akong magtagumpay. Kaya inaral ko ang leadership. Kahit babae ako ng pakalalaki. Sa isip. Sa gawa. Hindi sa puso. Katulad ng iba dito, pati sa puso, lalaki. Yun naman iba. Pati sa puso, babae na. Sino ba dito? Marina, kapag mag-desisyon ka, ha, na yumaman, mamimili ka. Mahirap yumaman, pero mamimili ka. Anong gusto mo? Yung buhay na yan? Lahat ng umayaw, lahat ng huminto dito, yan ang patutunguhan. Tama! Tama, mali! Tama! Ayaw mo maniwala? Sige. Bakit? Ang hirap kasi ang hirap kasi ang nagbaita. Ang hirap pala dito magtagumpay, ah. Kasi ang dami problema.
Ang leader ko patitigas ng ulo. Ang leader ko payang sumunod. Kaya ap na wala lahat leader ko ap. Parang hindi yan ako sa baita. Siyunga. Parang hindi ka sa baita plus. Nilagay ka na ang Diyos dito. Tapos nag-iisip ako na hindi ka para sa baita plus. Marunong ka pa sa Diyos? O nakakahiya naman yun, marunong pa sa Diyos? Ha? Diba? Eh, paano yun na namatay? Hindi pa ako para mabuhay, kaya ako namatay na. Ang Diyos kasi ang nagdi-decide, ang Diyos ang nakakaalam kung anong makamubuti para sa atin. Wala tayong gagawin kung hindi sumunod. Nilagay ka ng Diyos dito, sumunod ka na! Ang problema, binigyan ka na ng magandang nagtuturo. Ayaw pang sumunod, Diyos pa! Yan ang hihirap ka tuloy. Ng mga lalaki, hindi na makagwapuhan sa power core, pero ang gagaling magturo! Baka hindi na makagwapuhan, pero dahil sa kalsa ko nila magagalang kotse, parang ang gwapo na rin! E bakit ayaw nang sumunod? Ha? Malinaw? Yes! Galingan nyo lang makinig at sumunod. Maraming hirap, oo. Maraming pipigil. Pero, huwag ka susuko. Hindi mo kailangan sumuko. Ang kailangan mo magtuloy-tuloy. Malinaw. Kapag huminto ka dito, wala kang pinili. Kasi mahirap ka na talaga. Malinaw. Wala kang pipili, wala kang choice kung hindi to win, to win, to win. Malinaw! Oh. Ah, nakita mo ha? Dalawang daan, dalawang pagpipili ang binigay ng Diyos. Isang masaganang buhay at isang yung kaliwa, paghihirap habang buhay. Okay na ba hindi mo? Dito mahirap sa isang taon, unang taon mahirap, iiyak ka talaga, luluha ka ng dugo! Gusto ko nang umayaw ng 6 na buwan. Gusto ko nang huminto. Kaya lang ang sabi ko, pag huminto ako, yayaman ba ako? Yes! Hindi pala eh. Paano kung magtuloy ako at yumaman ako? Ako ang nilagay na ulo ng silay. Ako rin nilagay ng Diyos na utak. Gayahin ko na lang ako. Nanghihirap ako na ako nung bago ako. Hindi pa ako nakakasakay. Isusuli mo agad dyan ng 2:00. May lakad ako. Ganyan kasakit. Ang sabi sa akin, sasali lang ako kapag may kotse ka na. Ganyan ang mararanasan mo dito. Kaya lang, nagtiwala ako sa Diyos, nagtiwala ako sa kumpanya ng First Vita Plus. Libre ang mga taong magtuturo dito. Ano pa ang kulang? Ikaw mo! Malinaw! Kaya salamat po sa Diyos. Bakit? Walang bibitaw. Hanggang nandito kami nagtuturo! Versus na po ako. Para sa inyo yan. Kaya ang masasabi ko lang, walang iwanan. Walang iwanan. Walang plastic. Dapat lahat tayong tupperware. This is kira pa yung tupperware. Oo, oh, matibay para yan o. Walang plastic, malinaw. Excited na po ako sa susunod. Ah,
ni kang mabuti. Dahil po ang Vital Life. Nako, dati po yung mahilig manghingi ng panigarilyo. Dati po yung, nako, pinapanalangin kong sa pangpalakarin kasi ganit na ganit po ako dyan. Sabi mo, Lord, pasakitin mo ang paa niya, huwag mo palakarin na hindi nagbabago. Kasi sobra po niyang pasakit sa ulo sa magulang. Pati pinagkakainan, pinagkakapihan, may tagahugas, katulog ng inay. Wala ka rin siyang pera. Pero ngayon po, sobra na bago na po ang buhay ng pag-ugali niya, ang pagkatao niya. So, kaya grabe, maraming salamat po sa Diyos sa lahat po na nakikita ngayon. Anong sabi ko? Walang iwalay!